Nakataas ang alert level 2 sa bulkang Canlaon sa Negros Island kasunod ng pagsabog nito ngayong gabi. Nagdedeploy na ng response teams ang Office of Civil Defense para tumulong sa paglilikas ng mga apektadong residente. May live report si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Aileen. 6:51 ng gabi nang sumabog ang bulkang Canlaon. Ayon sa FEVOX, phreatic na may ituturing ang pagsabog. Ang itinuturong sanhi nito ay ang mataas na level ng tubig sa crater ng vulkan. Sa monitoring ng Canlaon Volcano Observatory, tumaas ang seismicity ng vulkan itong mga nakaraang buwan. Patuloy na minomonitor ang pagtaas ng parameters ng vulkan na nasa alert level 2 na, pati ang 4-kilometer permanent danger zone. Inabisuhan na ang mga barangay na nasa paligid ng vulkan na maging alerto at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Pinapaalalahanan din ang mga nakatira sa Bago City, La Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental na maging mapagmatsyag. Ang atong nga volcano, syempre may ang iyang mga continuous mga hot materials ang iyang ginapagwa. And ang mga hot materials ni ini, so kumbaga nagkisanay sila hasta gina-drive sila pa ano, may dako nga energy nga gadrive sila pa babaw. So ang friction between these hot materials could cause tang incandescence sa atong nga volcano. Atom, nagpadala na ng teams ang La Carlota CDRRMC sa mga barangay na malapit sa bulkan. Kinausap na rin ang mga barangay officials at mga barangay tanod sakaling magsagawa ng preemptive evacuation. Sa ngayon, nagpupulong ang alkalde ng lungsod at mga opisyal na bahagi ng disaster response. Mapanganib sa kalusugan at maaaring makasira ng mga infrastruktura ang abo na ibinuga ng balkong bulkang Canlaon. Narito ang mga dapat gawin bilang pag-iingat sa ashfall ayon sa FEVOX. Habang may ashfall, manatili sa loob ng bahay at isara ang pintot bintana. Kung nasa daan, huminto at itabi ng maayos ang sasakyan. Huwag rin kalimutan ang mga alagang hayop. Pagkatapos ng ashfall, agad tanggalin ang mga abo para hindi mamuo at tumigas. Basain muna ang mga pinto at bintana ng bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Ilagay at ipunin ang mga abo sa mga lugar na malayo sa daanan ng tubig para hindi bumara. Pakuluan ng tubig bago inumin. Hugasan at labhan ang mga gamit at mga damit. Natabunan ng abo ang ilang lugar sa paligid ng bulkang Canlaon kasunod ng pagputok nito kagabi. Idineklara na ang state of calamity sa Canlaon City sa Negros Oriental. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, may live report si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Aileen? Makiaabot na sa mahigit 1,000 mga evacuees sa Negros Occidental ang inilikas kasunod ng explosive eruption ng bulkang Canlaon kagabi. Dito sa La Castellana, nag-aalalaman sa iniwan nilang mga bahay, mas pinili ng ilang residente na manatili sa evacuation centers para sa kanilang kaligtasan. Sa time-lapse camera footage ng FEVOX, kita kung paanong nagsimulang mabuga ng makapal na usok ang bulkang Canlaon bago mag-alas 7 kagabi. Hanggang sa magtuloy-tuloy ang pagsabog. Nasagap din ang dumadagong-dong na tunog mula sa pag-aalboroto ng vulkan. Maya-maya, nagbagsakan na ang mga abo sa mga kalapit na komunidad gaya ng barangay Kabagnaan sa bayan ng La Castellana. Inirekomenda na ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan. Bukod sa La Castellana, apektado ng ashfall ang La Carlota City at Bago City. Sa barangay Araal sa La Carlota City, natabunan ng abo ang bubong ng mga bahay maging ang mga pananim. Grabe gin nga no, tapok sa ano, sa vulkan. Ayon sa mga residente, makati sa balat ang abo at masakit sa ilong ang asupre. Nasa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone ang barangay Araal. Pero ayon kay DOST Secretary Renato Solido, kailangan ring mag-ingat ang mga nasa labas ng permanent danger zone. Kailangan nating bigyan ng
reminder ang ating mga kababayan sa epekto ng amoy ng asupre at pagbagsak ng abo kung sakaling magkaroon man ng mga pagsabog pa kasi masama sa tao ang amoy asupre at of course yung abo. Isa ring banta ang pagbuhos ng ulan sa bahagi ng bulkan. Kung nasa dalisdis sila sa mataas na lugar at doon ang ulan, pwedeng ibaba nito at magkaroon ng maputik na baha. Depende sa kung mangyayari ay kakayod pa sila sa ilalim, posibleng magkaroon ka ng mga malabnaw na lahar siguro. Sa ngayon, itinuturing ng VVOX na isang explosive eruption ang nangyari. Inaaral pa kung may bagong material mula sa loob ng bulkan ang inilabas nito. Nagdeklara na ng State of Calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa epekto ng pagputok ng bulkan. Dumating doon ang GMA Capuso Foundation para mamahagi ng pagkain at tulong sa dalawang evacuation centers. Makipanawagan ngayon ang mga evacuees ang gamot, lalo pat ang ilan sa kanila ay may iniindang karamdaman. Anumang oras, asahang isailalim na sa State of Calamity ang bayan ng La Castellana. Umagos sa mabatong ilog ang kulay abong tubig na yan mula sa padudusan po sa Canlaon City sa Negros Oriental. Tila putik naman ang bumagsak mula sa Bayi-Bayi Falls sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Lahar, lahar, nagawas na. Tila bagong buhos sa simento ang lahar na umapaw sa kalsada sa barangay Biak na Bato habang patuloy ang pagragasa nito sa katabing ilog. Hanggang binte ang kapal ng kulay abong putik. Simula pa kahapon, inilikas na ang mga nakatira malapit sa ilog dahil sa banta ng lahar. Ang mga deposits, kumbaga nga mga ash fragments during the eruption sa June 3, syempre nagsettle na siya, no, sa flanks ng ating nga volcano. But then, bastog ang ulan and lalo na sa may southern slope ng ating nga volcano. So, na-wash out ang mga deposits. Kalmado na ang bulkan Canlaon mula nang sumabog ditong gabi ng Lunes. Pero ramdam ng mga residente ang pinsalang iniwan nito. Ang taniman ng repolyong ito, natabunan na ng abo. Mano-mano namang binabasa ng mga magsasaka ang tanim nilang gulay para hugasan ang abo. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 6, 16 na barangay mula sa 5 bayan sa Negros Occidental ang apektado ng pagsabog ng bulkan. Mahigit 150 residente ang nasa evacuation center sa Canlaon City. Mahigit 200 pamilya ang lumikas sa La Castellana. Idiniklara ang state of calamity sa parehong lugar. As of now, kailangan nila ng tubig. No, yun ang urgent is natin. And we have already requested for that and even for a possible deployment of a mobile water filtration. Kasunod ng lahar flow, problema ng ilang nakatira malapit sa Bulkang Canlaon ang supply ng malinis na tubig. Sa La Carlota City, nagkulay asul ang isang bukal kasunod ng pagputok ng bulkan. Nakapila sa gilid ng kalsada ang mga water containers sa barangay Kabagnaan sa La Castellana, Negros Occidental. Kanya-kanyang igib ang mga residente sa Caduhada Spring sa pangambang hindi ligtas ang tubig sa pinagkukunan nilang ilog malapit sa Bulkang Canlaon. Nisunan namon nga ako sa babaw ng isang bulkan, ginakuha namon, source namon tubig, drink na iya. Kitungod kinag-irap ang bulkan, gin-stop ni Sar. Problema rin ang tubig sa barangay Biak na Bato. Hindi lang anay mag-inom sang ginakwaan namon nga masami nga ginaimnan sang pumuluyo. Tungod nga why kami kaya balo kung safe ina nga tubig sa subong. Ang bukal na ito sa barangay Araal sa La Carlota City, nagkulay asul. Ayon sa VVOX, posibleng nahaluan ng sulfur-rich volcanic ash ang tubig. Bakas pa rin sa kalsada ang umaapaw na lahar. Gumagamit na ng heavy equipment para maalis ang putik. Kanya-kanya ring linis ang mga residente sa barangay Mabigo sa Canlaon City, Negros Oriental. Humalo ang lahar sa ilog ng Inayawan. Mahigit 800 residente sa Canlaon City ang nahatira ng tulong ng GMA Capuso Foundation ngayong araw. Bumubuti na ang kalidad ng hangin sa lungsod ayon sa DENR, pero dapat pa rin daw magsuot ng face mask. Inaabisuhan din ng VVOX sa Bicol ang mga residente na magsuot ng face mask. Umabot na kasi sa Bicol region ang volcanic haze mula sa Bulkang Canlaon. Sabi ng VVOX, posibleng muling magkaroon ng lahar flow dahil sa mga pag-uulan.